Hey, good morning mga kalakbay. Nandito tayo ngayon sa Calaguas, sa aking likuran. Ito yung I Love Calaguas, kung saan dyan nagdadala kami ng mga turista. And then, ito kasi po yung boundary, kaya ako pumunta rito. Dahil itong bahaging to, ito yung Hatian. Ito yung J&D Resort. Medyo mahano yung araw sa kabila. Ito yung pinuntahan ng DENR kahapon, kahapon lang. Ito si Kagawad, mamaya tatanungin natin siya. Na ayon sa kanya, sa 3.1 hectares na pinaplanong isara ng DNR due to environmental violation, environmental compliance, water waste, solid waste, and syempre yung generator. At yung iba pa sa DNR na lang natin naalamin. Na kung saan, halos nasa 40 resort yung kung hindi makapag-comply ay may posibilidad na maisara. Kagawad, ano ang hakbang na plano na gagawin doon sa ng DENR? So, ang gagawin po namin ay magko-comply kami, tapos susulat kami na sasabihin namin na huwag muna pong isara kasi po aapila kayo. Aapila po kami. Oo. Then sino-sino yung mga mag-aapila doon? Yung lahat po ng may-ari po ng resort dito po sa Lot 29. Lot 29. Gaano kalaki itong bahaging ito? 3.1 hectares po ito. 3.1 hectares. So, kahapon, nagpunta na ang DENR dito, nagbigay na ng babala. Opo, nagbigay po. First notice. First notice po. Oo. At nagkaroon na po ba ng pag-meeting ang mga resort owner? So, mayroon na po mga pag-meeting na ginawa po para po na po kami po ay mag-apila po doon sa notice na dumating po sa amin. So, ano yung pinakang unang naging hakbang ng grupo dito sa sulat ng DENR? So, ang unang hakbang po na gagawin po ay lahat po kami ay pupunta doon, lahat ng may-ari ng resort, para po alamin kung ano po talaga yung mga dahilan kung bakit ipasara po itong area po ng 3.1 po ng dito po sa Calaguas ng LGU. Ng LGU. Okay, Kagawad, samahan mo ako, ikuti natin para maipakita natin sa mga kasama natin, sa mga viewers itong bahagi na ito ng Calaguas kung saan kahapon pumunta po kami rito, dapat sa I Love Calaguas kami, kaya lang medyo busy yata wala. So dito na muna kami nag-camp sa Fantastic katabi ng J&D resort dito sa Calaguas. So, ito yung unang dalawa, ano po Kagawad? Na kung saan meron silang mga kubo na katulad nito. And then meron ding mga rooms ano. Apo. Okay. And then itong sumunod na resort, kanino naman ito Kagawad? Dito na po sa mga family po ng Reba. Family Reba, itong sunod na to. Sunod na ito. Okay. So, ito yung diretso sa barangay. Ano po? And then, etong sumunod na resort, kanino naman? Ito po yung kay Kapitan. Kay Kapitan. Alam mo po ba mga pangalan ng mga resort? Hindi ko po alam mga pangalan po ng resort na yan. So, ito yung 3.1 sa bahaging ito. Papunta ron. Yung Perlas, nasa may likod pa? Nasa likod pa. Okay, so medyo may karamihan nga po. Hello. Nag-uusap kami ni Kagawad yung tungkol sa gagawing pag-apila. Ay, uhoy. Ano pala, Marquisda pala. Sabi ni Kapitan, ha, aabangan kita duman sa sa DNR sa Dait. Gabos na tao, sinabihan ko na. Ano, desisyon mo? Siyempre. Oo. Dapat magkasararo kita ay. Ano, sir? Ano plano na ngayon? Yung mga plano ng buong may resort. Okay. Oo, dapat talaga ganun. Pupunta doon. So, aapila lahat sabay-sabay. Hahantayin kita doon ni Kapitan. Kaulangan, Martis. Hali si Biti Baga, si Kagawad Biti, naabot pa lang kasuhapon. Sabi niya ay, Martis daa, sabi handa ang gabos na mga may resort igdi. Na ito may mga kati. Na magkaisa po baga tayo. Magkaisa po dito. Grabe naman po talaga, sir. Kami ang nagpakahirap dito, tapos gaganyan-ganyanin lang ang mga tao dito. Okay. Alos lahat noon po, hindi man ito pinapansin. Nanahiban ito, walang nakakapuntang tao dito. Ngayon pong kumikita na ng kaunti, ganyan-ganyan po ang ginagawa sa mga tao. Okay. Grabe naman. Paano na po kaming mahihirap? Paano na po kami na ito lang po ang inaasahan na ito lang po ang inaasahan ng mga tao, ng mamamaranggay, na sa kaunting ito ay dito lang po kumikita.
Okay. Opo, totoo po talaga yan. Diyos ko. Kawawa po yung mga kabarangay po namin. Na ito na lang po ang inaasahan namin na kaunting ano lang po, kaunting kinikita dito lahat yung mga tao sa baryo, magwawalis, maghuhugas, mga ano po. Tapos ganyan lang po ang ano sa. Okay po. Kaya dapat po talaga ay ipakipaglaban naman po namin ito dahil talagang dito naman po sa barangay. Hindi okay dapat po yung iba ang manginabang. Alright. So kagawad, ikot po muna kami, titingnan namin yung boundary. So ito po yung nasa kalahatian. And dito naman sa ating dadaanan, ito yung dating, ano nga itong, ano nito dati, kagawad? Dating, ano po ito? Ito pa yung, ano, tourism. Ito dating tourism office dito? Office, okay, so isa po ito sa ipinagiba na rin. Kasi medyo may problema po sa nanalabag sa environment. And then, ito. Kanino naman pong resort ito? Ito po yung kay ano, kay Salin. Kay Salin? Ako, kay Salin. Okay. And then hanggang saan ito kagawad? Hanggang dyan pa po sa unahan. Hanggang sa unahan pa. Ito, itong nasa may bahagi ito. Ito po yung kay ano, kay Manuel. Ah, kay Tata Manning. Austria. Kay Tata Manning ito. Itong area na to. Oho. Tapos? Ito yung kay Paring Berto, yun nagwawalis na yan. Kay Tata Berto. Tata Berts! Good morning. Okay, anong masasabi? At medyo balita ko na bisita raw kayo ng DENR. Siya? Opo, ganito tayo. At so ano ang planong hakbang? Eh, kami yung sandana po. Okay, kiusap sa kanila. Opo. Okay, pwede po kayong mag-ano na pahayag ng pakiusap kung sakasakali. Dahil wala naman kami ibang harap buhay na pagkikitaan ng amin, ano mo, kabubuhay. Tapos, ano lang naman, alos konting panahon lang naman kami kumikita rito. Kaya, kami willing naman sanang mag-ano, kung ano naman ang hihingin sa amin para kung ano ang pagbabayaran, willing naman sana kami mag-ano. Kaso lamang, parang hindi kami inaano na yung ni Mayor, hindi kami binabibigyan ng... Ah, okay, ganito po. Medyo may alam po ako ng kaunti pero ako po hindi nangangahas at hindi ko pinamumunahan ang ating pamahalaan na po. At medyo blur lang kaya ako po itinapod dito. Kasi sa aking pagkakaalam po, DENR ang pumunta po dito. It means National Government. Ah. Ibig sabihin po, ang gobernador, ang mayor ay walang kinalaman. So, parang kung nababalitaan niyo po nung nakaraan, yung nangyari sa Boracay, ang nag-order din DENR na ika nga nila, kung sinabing gisi, kim gisi, rapak kong rapak, ang kaibahan lang doon, masyadong grabe na yung violation na nangyari. Dito naman, siguro hindi ba ganun kalaki yung damage, baka naman makuha sa apila. Oo, oh, yun lang. Ang ibig sabihin po namin ay ano, pupunta kami kung paimbita nila doon para makiusap kung pagbibigyan pa naman nitong kahit itong summer na ito eh, magkaroon pa naman mga nang anak buhay. Magkaroon makapag-ipon-ipon. Kasi sa pagkakaalam ko may mga nakabook na. Oh, siya nga daw. Oo, so magkakaroon ng malaking problema kung nagkataon. Okay po. Eh, wala naman kami magagawa kung talagang kinakailangan. Opo. Alam naman namin na ano na may panahon lang. Oo, at yung lumalabas nga kami na walang ano, parang wala naman kaming pinagbabayaran pa eh, sa ano. Kaya ganun ang lumalabas sa alin dito. Okay po. Maraming salamat kuya. At kami medyo iikot pa ni kagawad. So hanggang saan pa ito kagawad? Hanggang dito na lang. Ah, hanggang dito na lang po ito. Sa lugar nito. Yung bahagi ni Mark, alin, nandun sa may kabila. Yung isang kaibigan natin, si Mark Ramirez, nasa may dulo. So hindi naman hagip yung ipapasara. Ito yung pribadong lugar na. Ito lang yung 3.1 hectares. Okay, may daan ba dito pag pumunta tayo ron? Meron. Ikot tayo po dito ng konti. Ah, sige po. So guys, ito yung 3.1 hectares na iniikot natin. Kasi, yun na nga, ito matagal ko nang nabanggit nung nakaraan. I post it in social media kasi nagwo-worry ako talaga dun sa magiging impact sa tourism industry sa pagsasara nito. Kasi 1,000 turista ang dinadala sa lugar na to. At kung may mga nakabook na nga, ito yung isa sa malaking inaalala ko dahil
Pag dumating na yung mga turista dito at ito ay sarado tapos walang mapaglalagyan, most likely, yung mga resort na dati nang may mga nakabook, eh baka hindi rin maka-accommodate. So maraming turista yung pwedeng maabala at syempre, yung pera, yung oras nila ay masasayang at mabibigo sila na makapunta rito. So and then, yun na nga yung naging hakbang ng ating kagawa dito sa lugar. Siyempre si Kapitan wala lang po, may inaasikaso. Yun ay ang pag-apila sa DENR regarding dun sa gagawing pagsara sa lugar. Kaninong ano naman ito kagawad? Itong resort? Salin po. Ah, ito kay Salin. Teka, sinong Salin? Maraming Salin. Mario Salin. Mario Salin. Okay po. So this is part of 3.1 hectares na pinaplano ng DENR din na ipa-close. So, kinakailangan mag-meeting siguro po uli kayo. Ano po? Alright. Hanggang doon sa may likuran pa? Hanggang pa dyan po sa likuran na yan. Uh-huh. Medyo malawak nga pala talaga. So, all in all, 40 ang... Pupunta pa ako sa bundok, mamaya. Okay. Itong likod na to, kanino? Ito yung pinakang last na resort na o meron isa pa dyan? Meron pa. Ay, isa pa. Kanino namang resort po itong sa kabila na to? Ito naman po ay kay Dominga Rigon. Dominga? Rigon. Rigon. Okay. Meron pong ilang, sa tingin niyo, ilan lahat yung mga kubo at saka yung mga rooms na nandito sa 3.1 hectares? Hindi ko po ganong mabilang kasi talagang marami po, marami pong rooms na nandito po. So posible mga 2 to 300 apo kakayahin. Ito yung isang pinakahuli dito sa lugar na to. Ito na po. Itong kabila, kanino naman to? Ito na po yung ano kay... Inyan yung kay Perlas? Hindi pa, iba po pa. Ang Perlas nandun pa sa kabila. Nandun sa kabila. Oh, okay. So dito na siguro tayo sa bahaging ito. Ito naman, kanino naman po itong resort na to? Ito na po sa mga Austria din po sa kabila na ito. Tapos mm-hmm. ito Acosta po ito. Acosta itong lugar na to. Alright. Ito yung bahaging likuran. Ito. Ito na yung kay Kapitan. Kulang parang. Ah, ito na po yung kay ano pa po ito. Kay ang may-ari po nito ay si... Sino naman? Galicia po ang may-ari Galicia. Nito. Si Galicia. Okay. Ito. Itong bahaging to. Ito kanino? Naman po ay... Kay Rolando. Rolando? De Los Santos. De Los Santos. Okay. Marami-rami nga pala talaga. May kalawakan. Sa tingin niyo kagawad, mga ilan na mga turista ang nadadala rito sa isang weekend? Ay, marami pong nadadala po dito. Kasi po ay, pag isang weekend po, mga... Libo, kulang libo po nadadala ang turista po dito. Kaya ba ng mga 3,000 o 4,000? So, sobra pa po. Dito mga sa lugar na. Mga 5,000. Ang nadadala po ang turista. Mm-hmm. Dito lang sa lugar na to, dito kagawad. Dito sa lugar na ito. Okay, so, medyo malaking problema nga talaga. Dito na siguro tayo sa may kabila. Wow. Problemang malaki talaga pagka nagkataon. So, kailan po ang plano na pagpunta sa DENR? Martes po pupunta po kaming lahat sa DENR. Mm-hmm. Yung 40 resort owner dito sa 3.1 hectares sa LGU. Opo. Okay. Marami-rami talaga. So, guys, ito yung bahagi ng resort kung saan ito yung lugar ni Kapitan. Ano po? Ano ang pangalan ni Kap? Ariel Era. Yan, ito po yung lugar ni Kapitan Ariel Era dito sa lugar na to. Ano ito? Piso net? Parang sa wifi itong forma na to eh. Kasi may... Okay. Ito, dating CR. Giniba. Ay, dati yung tindahan na dating tindahan. Ah, inilipat na sa kabila. So may mga ilan pa lang na giba na rin dito sa lugar na to. Mga ilan pa lang yung tinanggal dyan. Tapos ito, may mga natanggal na rin dito sa area na to. Oo, mga tinanggal na dyan. Marami mga tindahan. Mga tindahan, inalis na. Mm-mm. Okay, isa na sa pagsunod dun sa mga naunang. Opo. Okay, so guys, papano hanggang dyan na lang muna. Romil Del Moro sa Lakbay, Pilipinas is now signing off. Kagawad, gabay? Opo. Paalam.